Okay, good morning mga Karay Technology. Nagbabalik po ang inyong profesor. At meron po tayong bibisitahin dito na isang gulayan dito po sa Luneta. Yan, papakita ko sa inyo iba-ibang technology. So dito po, ito po ay partnership ng Department of Agriculture, the Bureau of Plant Industry at yung ating DILG. Yung kanila pong programa na hapag at yung PBBM, the Plant Bountiful Barangay Movement ng Department of Agriculture, na ang goal po ng dalawang ito ay ang ating pong tinatawag na food sufficiency. So pagpasok po yan, ito yung kanilang entrance. Yan, makikita Hello, po Dutch. Natin. Oh, yan si Sir, oh. Nag-re-ready na. Dahil bukas po, March 1, ay magkakaroon po ng launching ng partnership na ito. Pupunta yung ating Pangulo. Tingnan natin yung mga technology na meron sila. So, raised bed farming. Yan, kung makikita ninyo. Ito yung mga commodity. Mga crop na nandito. Yan, may kalamansi. Mayana. Yan, so tingnan natin yung iba-iba po nilang mga spinach. Ating native spinach. Siyempre talong na walang hanggan. Yan, naka-containerize. At yun, ang ganda ng kanilang pechay. So ano yung mga ino-open na technology? We have the indigenous vegetable production. Makikita nyo po yung kanilang mga indigenous vegetable. Oh, ito mga indigenous vegetable. The indigenous vegetable gardening. So alam naman natin na isa yan sa mga mandatos ng ating Pangulo, that integrate nutrition into food production. Yan yung ating mga climate resilient crop. Yan yung ating mga katutubong gulay. So indigenous vegetable can play an important part in alleviating hunger, malnutrition. They are easily accessible, inexpensive, high nutrition, and regarded as a source of micronutrients like vitamins and minerals. So napakadaling ipropagate. Yan, kamote, talinum, ating mga saluyot, alugbati. Yan yung isa sa mga mabibilis. So raised bed gardening, ito mga technology na ito naka-elevate. Ito daw yung process ng gardening, which the soil is raised above the ground level and usually enclosed in some way. Yan, kahoy. Pwede tayong gumamit, kinulayan lang, kawayan, mga barrier, old na mga pallets. Pwede rin po yung ating po mga semento. So yan yung ating mga sitaw na nakagapang. Mixed gardening, tingnan naman natin. Isa pang technology yan, ang gaganda ng pechay. Oh. Ito ba? Knowledge, ano tong taro? Yan, mga ampalaya, overhead, sa ilalim meron pa tayong mga kamatis. So simple lang yung kanilang technology, but integrated talaga sila at na-maximize nila yung space. So mahirap magtanim sa urban area, you can use elevation, yung mga elevated bed and mixed gardening para magkaroon tayo ng less pests and disease. Bakit? Diversified siya, may mga predator, less weeding. So hindi ka na magdadamo dahil yung kamote nakakatulong para hindi tumubo ang maraming damo. Many types of vegetable in the same place, no space is wasted. Vegetable can be harvest over a long time and high production in a small area. So yun naman ang ini-aim natin. For food sufficiency, we have
herbs na nagre-repel, okra, sili, talong, may mga herbs, ayan, may nakatanim na Italian oregano na nagre-repel o nagtataboy. Ang problema kasi minsan, ilinalayo natin yung mga herbs and spices sa ating pong mga taniman. Dapat naka-incorporate. So, ito yung mga sitaw. So, naka-mulch sila. So, what is the advantage of using mulch? O, mulching. So, yung mulching, o, protective covering, pwedeng sawdust, compost, or paper, or itong mga agricultural waste, dayami, mga dry na dahon, to promote yung ating water retention, soil moisture conservation, soil fertility, pag nabulok yan, nagiging fertilizer, regulate soil temperature, siyempre, mataas ang moisture, malamig, hindi ka na mag-weed, enhance visual appearance of the area or garden. So, kaysa naman naka-expose, mas maganda yan na nare-retain at gumaganda yung paligid. So, ano pa yung mga nandito? The square foot garden, may hydroponics, yan, ito yung mga iba-ibang technology, non-circulating hydroponic, yan yung kanilang mga tanim. Itong iba, ano na niya, ialis na, ipaikot dito, tapos iibabaw na yan. Isang area lang sila. Oo, ito, ilagyan ng ibang area. So, square foot garden. Yan. O, vertical gardening. So, kilalang-kilala natin. Ito yung sample ng vertical gardening. Yan. And we promote also the edible landscaping. Kaya nga, yung mga agency na partner natin, meron silang edible landscaping. So, ito naman yung technology na kung saan na just planting yung ating gulay as food. But we use as aesthetic the artistic technique of crop production. So, Eupilus Banyos naman yan. Katabi rin natin yung rice garden ng peel rice. Yan, peel rice. So, bagong tanim lang yung kanila mga tanim. So, ganun din combination ng mga fruit, vegetable. Yan. So, ginawa naman nilang artistic mga herbs. Color combination. Yung variegated na calamansi. Yan. Bell pepper. Okay, so may mga fruit trees din, yung kumkat. And flowering plant. So tunnel type, itong tunnel type na ito kung makikita niyo. Protect ng shade. Ayan, maganda rin na maging aesthetic o entrance ng mga area. May makupang namumunga. Garden tools at iba pa. So, we have non-circulating hydroponic. Ito. So, maraming technology dito. So, minsan pasyal po kayo dito para makita ninyo. Ayan, non-circulating hydroponic. Yung palaging may snap A and B solution. So, pasukin naman natin dito yung mga sophisticated na greenhouse, the smart technology.
Ito yung mga seedling, ang iba-ibang vegetable. Yan. So, flooding method, galing doon, didiretso dito, para maganda yung distribution ng planting material. So, advantage of this kind of technology, magtatanim ka, o mabilis na maitanim, yan, and minimal yung stress. Sili, so yung watering mo minimal na rin dahil magpo-flow lang dyan, galing sa baba. So ito na yung mga bagong technology ng ating pong generation on growing vegetables. So yan, sample ng maliit setup ng hydroponic. Mayroon siyang aerator pataas. Kamatis, ang daming kamatis. Kuha ng isa. Vigorous yung kanyang root system. Ibalik na natin. So yung kanilang mga halaman, naka-floating na lang. Tubig ang nasa ilalim. May mais. Yan. So yan, makikita natin. Yun lang yung mga technology nila. And hopefully ma-adapt ito ng ating pong mga a-attend sa March 1 sa partnership ng Hapag. Okay, siyempre hindi magpapatalo yung ating mushroom culture. Yan. So ilalagay na yung bukas. So ito po ay nasa Luneta tayo. Yan. Ito yung grandstand. Sa gilid lang tayo ng grandstand. Yan yung ating kadiwa ng Pangulo. Yan, may si Pangulo. Oh, yung ating hapag, halin at magtanim ng prutas at gulay. Kaya may mga prutas at gulay. Okay na ba yan? Ready na ba bukas yan? Noong nangyari ito, parang na-stress. Nasa state of calamity. Walang sahod, sir, kaya ganun. Ah, walang sahod. Walang sahod, eh. Ba't kulang ito? Hindi namin niliwala. Okay, so i-arrange na natin ito. Dilaw muna sa pinakailalim. At tatlo lang yan? Tatlo lang. O, sige, dilaw. Yan, mga ganyan. Sa taas, wag dyan, sa taas. Yan. Ganyan ba yan? O patagilid? Field care. Yung napil ang pag-aalala, field care. Oo. Yan ang field care. Doon ka na sa kabila, Sir Ian. Sa, sir? Doon sa kabila. Yan. Dilaw. Dilaw, yan, dilaw. Tapos pula para PBBM. Ano, i-plantsahin nyo na maayos kasi lukot-lukot. Yan, daming bunga. So naka-mulch. Naka-mulch ng kamoting dilaw. Yan. Ginagamit lahat ng space. So ito pa rin po ang inyong professor na nagpapaalala sa tamang teknolohiya, Pilipinas aasenso pa. Bye-bye! Magtanim po tayo ng gulay at kumain ng gulay.
Ang ganda naman yan. Bugimbilya. Ha? Bugimbilya. Bye-bye.